isa po siyang tricycle driver, Idol. Okay. Para humingi ng tulong sa iyo kasi naipakulong pala siya ng kanyang pasahero. At nabugbog pa siya sa loob ng kulungan. At taka siya ng kulungan. Pero matapos ko marinig yung kanyang salaysay, hindi ko siya susurrender sa pulis. Bakit? Bakit? Pakinggan natin. May sumukay po sa akin ng pasahero. Saan po nagpapahatid? Sa Evergreen po. Pasahero niyo po, babae, lalaki? Babae po, teacher po. Ang way lang po na papuntang labasan, isa lang po yung way. So wala nang ibang daan? Wala na po. Umaga po to, gabi? Gabi po. Ano oras po? 9:30 po. Lumundag po habang umandar po yung tricycle ko. Dahil akala niya daw po may gagawin akong hindi maganda sa kanya. So nung lumundag siya, ano pong ginawa niyo? Hinabol ko po siya. Ba't po siya hinabol? Nagpapaliwanag po ako, sir, na wala po akong intention, ma'am. Kasi mahal na mahal ko po yung trabaho. Wala po akong intention na ganung akusasyon sa akin. Kaya willing po ako magpapunta sa barangay. Kako para magkaliwanagan tayo, ma'am, na wala po akong intention sa inyo na masama. Paano kayo napunta sa barangay? Ako po yung kusang pumunta po ng barangay. So sinurrender mo sarili mo? Opo. Pagdating dun sa barangay, ano nangyari? Kasama na yung pasahero? Kasama na po yung pasahero. Sumusunod po sila sa akin. Pagdating po sa barangay, itinanover po ako sa presinto. Okay, tapos pinapaamin po nila ako na addict. Kako sir, willing po ako magpa-drug test. Kahit nga sigarilyo po, hindi po ako naninigarilyo. Tapos pinasok po nila ako bigla sa kulungan po. Doon na po nangyari na nagulpi po ako ng mga preso. Yan ang suit mo at that time. Tapos mabugbog, ano nangyari? Katapos po, nakita nilang hirap na akong huminga po, nahihilo na ako. Nilabas po nila ako sa kulungan. Okay, paglabas ng cell, ano nangyari? Binigyan ako ng katsa na ano, yun po yung maraming dugo, na buo-buo po talaga. Okay, so habang pinupunasan ka, ano nangyari? Ako po yung naglilinis ng sarili ko, tapos may pagkakataon po ako makatakbo. Nasaan yung mga pulis at that time nung tumakas ka? Nandun po, pinag-uusap-usapan lang na sana tinaniman mo na lang. Ikaw ba yung na-inquest, hindi? Hindi po. Ilang oras kayo kinulong? Kulang-kulang isang oras din po. Magandang hapon po, Captain. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Alam niyo na po itong kaso ni Mr. Romy Napire, isa pong tricycle driver na nakulong po dyan sa inyong stasyon at siya po ay tumakas. Andito po siya sa amin. Actually po, sir, hindi po siya nakulong, sir. Inimbitahan lang po natin, sir, kasama po yung complainant. Pinapaayos po natin yung silang dalawa, sir. Yung tricycle driver po, sir, umalis po, sir. Sir, siya po ay pinasok sa loob ng selda. At patunay po dito ay yung pong kanyang sando, punong-puno po ng dugo dahil siya po'y binugbog ng mga preso. Kasi sir, bago niyan, makadagdag din sir. Kasi kung sasabihin niyo hindi siya pinasok sa loob ng kalabozo, so ang sasabihin ko, ang nambugbog sa kanya mga pulis, it's either, dalawa lang yun sir eh. Kita mo, binabaan tayo. Buti na lang sir at maayos yung pagtakas yun dahil kung hindi, kung kayo naabutan ka. Delikado, baka hindi natin nag-uusap ngayon. May sumunod nga po sa akin daw na mga naka-civilian po. Tapos sinahanap daw po nila ako. Yung pinagkakalat po nila, hold-upper daw ako. O, kita mo yan? May mga armalit daw po. Magandang hapon po, General Sermonia. Sir? Sir? Good afternoon. Ito po si Mr. Romy Napire. Siya po ay pinagdudahan ng pasahero na Opo. May gagawin siya sa kanyang babaeng pasahero. Lumundag po. So ngayon, para patunay dito sa pasahero na malinis kanyang konsensya, sabi niya, punta tayo sa barangay para ma-clear ko yung name ko. Pumayag po siya, pumunta sa barangay, kasama po yung teacher. Pagdating po ng barangay, tinanover po siya sa PNP. Pagdating po sa PNP, dinerecho po siya sa selda at pilit po siyang pinag-aamin. Siyempre, wala siyang amin, hindi niya po talaga ginawa yon. Binugbog po siya. Ngayon, nung nakita ng mga pulis, lupay-pay na po siya sa bugbog, inilabas po siya ng selda. So habang pinupunasan niya sarili niya ng dugo, yung mga pulis, saglit umalis muna, nag-usap-usap. Doon siya nagkaroon ng opportunity na tumakas at pumunta siya dito ngayon. Ngayon sir, ang balita niya, nung nakataka siya, hinahanap daw siya ng mga pulis at ang pinakalat na balita doon sa Caloocan na merong hold-up na nakatakas at talagang gusto siyang puntirihin. Buti na lang po, hindi siya nahanap at dito siya tumuloy. Ngayon yung teacher na supposed to be complainant, pinapatayan po kami ng cellphone. Actually po, yung pagpunta po ng nirereklamo nila sa inyong impila, isang pagkatataon na maganda para sa teacher na nagko-complain kung totoong may basihan yung kanyang sinasabi. And sa part din po ng kapulisan natin, the mere fact of yung suspicion lang ay hindi po tayo makakabuo ng kaso at hindi po dapat siya i-detain. So bawal po talaga yung ginawa ng ating mga kapulisan na ikukulong siya na walang kaso at walang ebidensya. Pasamahan niyo po dito sa office namin para nang sa ganun ay
mapaimbestigahan po natin ang mga kapulisan ng Caloocan City. Sige, sir. Sir, patawag natin to sir si Captain Mervin Ryan Lago. Pinatayan niya po kami ng cellphone, sir. Ngayon, tinatawagan po namin. Naka-off na po yung kanyang cellphone. Kailan niyo po maipapadala yung mga complainant, sir, para pagsabayin, pa-reporting ko na rin po dito si Captain Ay, Ryan Lago. Ay, salamat. Sir, bukas, sir. Darating po kami dyan, sir. Sige po. Kidyang sermonya, doon siya harap. Ang gusto ko, maharap sa kanya yung mga pulis na yon. Makakasuhan. Okay? Bigyan kita ng 1,000. Ayan, pampakit-pakit money mo lang. Kasi alam ko, tricycle driver ka't eh. Salamat, sir. Mawalan ka ng kita. Sige, yan muna para dagdagan natin. Gawin kong 1,500. Sige, yan. Baka mo. Maraming salamat, sir. Bakit ka binugbog? Yun nga po, nalaman po nila na maganda si ma'am, bakit mo ginanyan? Eh, sabi ko, wala po akong intensyon na masama kay ma'am. Hindi, may ginawa ko yung ganyan-ganyan. Inakusahan po ng mga preso. Kasi nagulpi po ako. Tapos anong sumad na pangyayari? Nung nakita po nila na hirap na ako huminga, nilabas po nila ako sa kulungan. Ibig sabihin, binubugbog ka, nakatingin yung mga pulis? Yung iba po, padaan-daan lang po. Narinig ko po na doon sa isang pulis, bakit mo pinuruhan? Tapos anong sumunod na pangyayari? Sa takot ko po, nagka-phobia na ako sa loob na baka ibalik po nila ako. Tumakbo po ako kasi sobrang takot ko na po eh. Anong kwento niyo naman? Kuya, palabas tayo. Malapad yung daanan. Dapat nasa right side ka. Bakit tayo nasa left na kung saan nakalihis na doon sa gutter yung tricycle mo kaya tumalun ako. Tapos sinabol mo ako. Pagod so iniisip mo parang may iniisip siyang masama. Parang ganun. Kakakakala lang. Wala bang bahayan dyan? Wala po. So ibig sabihin may reklamo ka talaga sa kanya? Opo, meron po talaga. Naka-blatter ba yan? Opo. Nakapag-file ba kayong demanda? Opo. Ngayon naman yung sa ating ano, kay Captain Lago ng Station ECP6 po sa ating. Ano naman sa iyo sa sinasabi ng ating container? Nung pinasok po siya doon, nagkataon naman po na yung preso po na kulong is kakilala po si ma'am taga doon po sa area. Nagkaroon po ng konting komosyon po dun sa loob ng kulungan. May mga tao tayo doon, so dapat, nung nakita na binubugbog, hindi na hinayaan na mabugbog ng sobra si sir. Dapat, automatic, nilabas na. Yung nga po ma'am, nilabas po natin siya ma'am. Nung pinapos po na sinuntok po siya. Gano'ng katagal ka bang nabugbog doon? Mga kulang-kulang isang oras po. Ma'am, siguro po ganito na lang. Yung usap po ni ma'am, tsaka nitong ating tricycle driver, sa korte na po yung pag-usapan lang kung ano po yung ano yan. Ngayon po, yung usap natin kay driver tsaka po sa ating sa pulis po natin, kung meron pong lapses yung mga pulis natin, siguro po pinakamaganda, i-refer po namin kay sa Hepe ng Caloocan City Police Station. Caloocan City Police Station. We will be conducting our investigation regardless kung nagreklamo siya o hindi. Okay. Kung magpapail ka naman, tatanggapin namin yung complaint mo anytime. Naniniwala ka ba na magagawa nung kasamahan mo yon? Ay hindi, mabait yan at saka marunong makisama. Kilala niyo po si Kuya Romy? Ako 15 years na ba ako nagdadrive dito, siya more than 10 years. Hindi naman kami makakapasok sa subdivision yan unless na wala kami inaabot na ID sa security guard. Paano kami gagawa ng mga sama kung mag-i-issue kami ng ID? Kung may bala kami, hindi kami magbibigay ng ID. Kailangan ma-interview tayo sa amo. Ma'am Sheila, magandang hapon. Kumusta naman ho si Romy bilang inyong tricycle driver? Naku, mabait po talaga yan. Walang bisyo. Ilan taon na ho siya, ma'am, nagtatrabaho sa inyo? 7 to 8 years, sir, kung hindi ako nagkakamali po. Service din po siya ng anak ko. Mm. Yung anak kong babae, bunso kong babae ngayon, grade 11 na po. Siya lang talaga yung pinagkakatiwala namin. Ganun din po yung mga kaklase ng anak ko. Pagka nagpupunta sila dito sa bahay namin paggabi, siya naghahatid sa kanila. May tiwala yung mga magulang sa kanya. Okay, at ito po yung mga kababaihan ng mga classmate opo, na anak mo. Opo, puro babae po lahat yun, sir. Yung tricycle namin, sir, doon na namin pinapagarahin sa bahay nila. Ano pong reaksyon ninyo tungkol ho dito sa kasong ipinail ng isang teacher na labang kay Romy na ayon sa kanya, nagbalak daw gumawa ng masama si Romy kaya siya napalundag sa tricycle. Ano pong reaksyon niyo, ma'am? Tumama yung loob namin doon, sir, nung nalaman namin yan.
Maraming salamat, Sir Rapi. Sinampa po ni Ma'am na kaso, harapin ko na lang po kasi alam ko po sa sarili ko na malinis ang konsensya ko. Maraming salamat po, Sir Rapi.